Dapat ganun, no, sa trabaho, dapat napopromote ka, hindi ka na-stuck sa isang ano, sa isang lugar. Kaya hindi umaasin sa yung ibang nagtatrabaho. Boom! Ngayong araw, mga Dagano, meron na naman tayong mga video na re-reactionan. At syempre, ito yung mga halo-halo na trending ngayon sa social media. Kaya wag na natin patagalin, panoorin na natin, and let's go! I didn't expect to see my ex at Manganasal after 3 years of breakup. 3 years of breakup? Tagal-tagal na rin, ha? Ginamita ng technique. Dying in closet. Ay, dito. Ang ganda niyo, ma'am. Ito, dying in closet. Para siyang kinikilig, ano? Para siyang kinikilig. Hindi niya alam, eh. Sabi, hindi niya alam kung ano gagawin niya, eh. Magkano ko na? Meron pa rin silang spark, eh, no? 3 years, medyo okay na, eh. Matagal na yun, eh. Ikaw na kayo. Isa mo na! Ano lang? Oh, parang kinikilig. Kinikilig si ate. Tara, itagab niya. Ano, dine in? Ay, madali. Halo-halo. Anong size? Mulit lang. Small. Ano pa? Take out ito, ma'am. Magaling din tong ano na to, lalaki na to. Saludo sa'yo, sir. Yun lang. Pagkano? 69. Tawanan sila, eh, no? Alam na nila yon, alam na nila. 69 na. Pagkano mo? Ma'am. So ano nga bang masasabi ko dito sa video na to? Siyempre masasabi natin, wala tayong magagawa ron. Malay mo, sila talaga, di ba? Minsan, nakikipag-break ka sa isang tao, tapos magkikita kayo ulit. Baka ano na yan, eh, soulmate, no? Hindi natin alam. Tingin natin, congratulations sa'yo, Kuya Idol, ayan. Baka kayo talaga, no? Sa isa't isa. Hindi natin alam, ha? Next! Si ate parang pinagtripan, ano? Tingnan natin. Talaga dito. Oh. Talaga din na. Ito, konting patak lang. Ala, ano ko? Pangalaga din na. Ano ka ito? Yakult. Yakult na. Yakult? Bakit Yakult? Ilalagay si tinapay. Ano pala yun? Vape? Bobo. Hindi halata, ah. Nausa na rin yung mga vape na ganyan, eh, no? Dati nung kapanahunan ko mga walang ganyan, ngayon meron na talaga, nagkalat na. Yun din ang pangit sa mga ganitong, ano, sa mga ganitong vape. Kasi accessible siya ng lahat, no? So, pati mga bata ngayon, as in, nakikita ko na nag-vape na talaga. Kami noon, nung mga naunang vapers, pinagbabawal talaga yung paggamit ng vape para sa mga bata. Medyo pangit din, pangit ding tingnan, kasi nga, yung cool kid dati, Yossi lang hawak. Pero yung cool kid ngayon, vape na yung hawak, no? Hipak-hipak sa gilid. Puro ganun na may kita mo ngayon. Sige, next time, next! Ano to? Ang 40-year-old na si Sada Shiva De Vera, o mas kilala bilang Jeff, na dating pakalat-kalat sa kalsada, isa ng promotions manager pagkatapos pumatok sa TikTok. Pero paano nga ba ito nangyari? Oh, cute! Na-upload ko lang siya sa TikTok, hindi ko inik. Ah, sa kalsada siya? Sa kalsada siya galing? Okay, sige, panoorin pa natin. Expect na magbubong yung video. Sabi ni Kuya Rico, yung driver ko, tingnan ko daw si Kuya, kinakagat niya daw yung pusa sa leeg. Eh, hindi ko siya makita, so kailangan ko siya i-video para ma-zoom in ko kung ano yung ginagawa. Pagka-zoom in ko, humarap si Kuya Jeff and kinikis niya yung pusa. Nag-start ako magpakain ng mga animal sa tuwing patapos ko magtinda. Nagkakaroon ng pera, ipapakain ako ng mga animal sa street. Tumutulong ako sa mga local communities, local vet, para matulungan yung mga animal sakali. Sa reaction ni Jeff, natuwa si Claudine. Kaya in-upload niya ang video sa kanyang TikTok.
Sa loob lang ng ilang oras, ang video na sapul sa puso, umani agad ng mga comment na libo-libo. Ang daming comments, magaling nga daw siya makipag-communicate and deserve niya daw tulungan and sobrang bait niya daw na tao. Sana may tumulong sa kanya. Ako, which is meron naman kahit konti, nag-decide ako na balikan siya. Bumalik na nga si Claudine para bigyan ng pagkain si Jeff. Thank you. At mula noon, nagsunod-sunod na ang kanyang pagbisita sa bagong kaibigan. Hanggang si Jeff, nabihisa na rin at nagupitan sa tulong pa rin ni Claudine. Dinala rin ni Claudine si Jeff sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang partner. Nakwento ko kasi sa kanila and nakita nila na nag-trending yung video. So sabi ko, ba't di natin bigyan ng chance na magkaroon ng work dito? Tingnan natin kung ano ba talaga yung skills niya. Nung na-interview... Yan ang sinasabi ko. Ito maganda to reactionan. Kaya guys, panoorin nyo to mamaya pag nireactionan ko na para maintindihan nyo rin yung gusto kong sabihin tungkol dito. Sobrang galing niya din. Unang question pa lang, alam niya kagad sagutin. Kung ikaw yung kausap niya, parang hindi mo iisipan na homeless talaga siya. Iisipin mo dati siyang super professional. Utility personnel ang unang ibinigay sa kanyang trabaho. Tagalinis at tagabigay ng mga kailangan ng mga empleyado. Pero dahil sa husay niyang makitungo at makipag-usap sa iba, naisipang bigyan si Jeff ng posisyong bongga. Obviously, si Jeff meron siyang good communication skills. Basically, yun yung isa sa mga main thing that we look for sa amin pong marketing team. Meron siyang talent, meron siyang experience na I think kailangan lang bigyan ng opportunity and chance. Kaya si Kuya Jeff, na dating company cleaner, agad na promote bilang promo manager. Very good. Ang gandang topic nito, mga daga, ano? Ito yung sinasabi ko, ano? Kasi bibigyan ko kayo ng example, ha? Sa ibang bansa, daga, kasi galing akong ibang bansa, ano? May mga napuntahan na rin akong ibang bansa na magaganda talaga. Minsan, yung kurso mo, hindi yun yung trabaho mo doon. So, ibig sabihin, kung hindi yun yung trabaho mo doon, magsisimula ka sa mababa. Kahit hindi mo trabaho yun, kasi nga, dahil sa experience na nakukuha mo sa trabaho na yun, umaangat ka, tumataas ka, di ba? Hindi mo kailangan pag-aralan yung mga bagay na yun. Hindi kailangan na tapos ka ng kursong ganun para mapuntahan mo yung pinakamataas na posisyon doon sa trabaho na yun. Dito kasi sa Pilipinas, no, katulad nung tatay ko, 24 years na siyang nagtatrabaho, 30 years na siyang nagtatrabaho sa trabaho niya, pero hindi pa rin siya napopromote. Ang nangyayari, yung mga nagtatrabaho ng matagal, napopondo lang doon mismo sa trabaho nila, doon mismo kung saan yung pinag-applyan nila. And then yung company kukuha ng bagong manager, supervisor, at kung ano pa para i-manage yung trabaho. Nagigets mo ako, daga? Ang nangyayari, hindi na po promote yung mga trabahador dito sa Pilipinas. Sabi natin may napopromote, pero mangilan-ngilan lang. Yung iba talagang nai-stuck doon sa posisyon na una nilang napasukan. Dito sa videong to, pinapakita dito na napromote siya. From utility, from doon sa tagabigay lang ng kape, naging promotion manager. Diba? Isipin mo yun. Katulad yan, kanyari sa factory ka, napagdaanan mo na yung production, napagdaanan mo yung quality, napagdaanan mo yung ganitong machine, napagdaanan mo yung ganyan na machine. Nagigets mo? Tapos magugulat ka, 24 years ka nang nagtatrabaho doon o kaya 30 years ka nang nagtatrabaho doon, may kukunin silang freshly graduate para i-manage o i-supervise yung mga tao na 30 years nang nagtrabaho doon company na yun. Nagagets mo ako, daga? Kasi dapat sa trabaho, para sa akin, ha, sa trabaho dapat na experience mo muna lahat, eh. Kung freshly graduate ka, oh, dito 1 month ka muna, pasensya na, pero kailangan mag 1 month ka muna or 2 months or 3 months or 6 months, di ba? 6 months ka muna sa production, then 6 months ka muna sa quality, then 6 months ka muna sa ganito, then 6 months ka muna sa ganito. Dapat ganun para lahat na pagdaanan niya. Hindi, 'di ba? Hindi. Ang nangyayari, yung bago magtatanong din sa luma ng mga nagtatrabaho doon. 'Di ba? Sayang din yung pinagtrabahuan nila. Mas maganda kung kukunin nilang manager and supervisor is galing na doon. Dapat bigyan mo sila ng pagkakataon kasi matagal na silang nagtrabaho sa iyo, eh. Siguro naman sa 30 years na 'yon, kabisado na nila 'yan lahat. Ngayon, kung hindi nila kaya, ang daming trabahador na 30 years na rin nagtatrabaho din or 24 years or 20 years na rin nagtrabaho doon. So next naman, o iba naman, pasensya na, ganito lang yun, kakausapin mo siya, pasensya na, napagbigyan ka na namin ng pagkakataon, pero hindi pa talaga sapat yung mga alam mo dito sa trabahong to. Kaya sa tingin ko, hindi ka muna namin kukunin bilang manager or supervisor. Ilalagay ka muna uli namin sa production at titingnan natin sa mga ilang buwan kung kaya na ba natin at kung magdadagdag tayo ng bagong machine at kung magdadagdag tayo ng bagong warehouse, tingnan natin kung isa ka na sa
mga bagong magiging manager or supervisor. Pero nakikita ko naman na maganda yung progress mo at 30 years ka na nagtatrabaho dito, 24 years, tingin ko naman na kayang-kaya mo nang gawin to. Dapat ganun, no, sa trabaho, dapat napopromote ka, hindi ka nai-stuck sa isang ano, sa isang lugar. Kaya hindi umaasenso yung ibang nagtatrabaho kasi yun at yun lang. Kung ang trabaho mo nagiging ano, nagiging iba-iba, alam mo yun, iba-iba, ay, kumbaga nakaka-excite magtrabaho. Pero kasi yung mga ano, yung mga professional, yung katulad ng doktor, law, ba, yun talaga pinag-aaralan talaga yan kasi nakasulat yan sa libro. Merong mga bagay na kailangan mo talagang malaman at kailangan mo talagang tuunan ng pansin. Yan, hindi mo yan, hindi yan na kailangan ng promotion, hindi ka mapopromote dyan. Pero yung mga mabababang manggagawa, yung mga galing sa production, mga, ay, alam nyo yun, sa factory, dapat nabibigyan sila ng pagkakataon na umangat. Yung experience mo dyan sa trabaho na yan, sobra na, kahit hindi mo yan pag-aralan kasi matututunan mo yan sa loob ng 20 years. Dito sa video na to, pinapakita, no, dito sa nakunan ng GMA, itong lalaki na to, pinapakita, hindi ko alam kung anong background niya, pero pinapakita na kaya niya. So, ayun lang mga daga, no? At kayo, i-comment nyo sa baba kung anong masasabi nyo dito sa sinabi ko. Kung agree ba kayo sa akin or hindi. Ayun, kita-kita tayo ulit sa susunod na video. And peace.